sa ating mga kawani ng institutional sector, lalo na sa ating host. Maraming salamat po sa ating host, ang Budget Office, Accounting Office, at pati ang Treasurer's Office po natin. Sa ating mga kabataan, ano ba tawag sa kanila? Bantay Kaligasan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Akala ko sa amin yung mga pin eh. Iakabit pala namin sa kanila. Pero maraming salamat po sa inyo. Napaka-importante po ng ating lahat ng ginagawa po natin para protektahan ang ating kalikasan towards a more sustainable environment, sustainable future. Lahat naman po ng ginagawa natin ay para sa kanila. Alam mo, sa palagay ko, ano, ngayong Happy Earth Day po pala, sa palagay ko, ang pinakamahalagang bahagi po ng ginagawa natin para sa environmental protection. Opo, may mga proyekto tayo, may mga tree planting, may mga ibang events. At maganda po lahat yan at kailangan gawin po natin yan. Pero tayo, hindi rin tayo mahilig sa mga masyadong malalaking event or gesture. Minsan kailangan siyang gawin. Ano? Pero ang talagang pinaka-importante para sa isang sustainable future ay wala na pong iba kundi ang enforcement natin ng mga existing na batas at regulasyon. Sa totoo, sa Pilipinas, hindi naman tayo nagkulang sa batas. Hindi tayo nagkulang sa rules. Hindi tayo nagkulang sa mga regulasyon. Tingnan natin, environmental laws natin. Magaganda naman po eh. Opo, minsan may mga kailangan tayong idagdag. Kung may mga panukala, mga konsyal natin, wala naman pong problema dyan. Baka maganda pa nga. Pero ang totoo niyan, ang pinaka-importante, yung enforcement ng rules and regulations. At sa palagay ko, nagagawa na po natin yan ng, hindi man perfecto pa, pero nagagawa po natin yan ng maayos dito sa lungsod ng Pasig. Sa pangunguna na ating sentro, ito, hindi na po na-pick up to ng media, baka hindi na nabalitaan ng karamihan sa atin. Ano, hindi ko rin naman inopost na ano, tahimik natin ginagawa. Nung nakaraan, siguro mga last month, may napasara tayong isang malaking pabrika dito. Ilan na lang naman ang pabrika dito sa Pasig. Pero may napasara tayong isang malaki. Totoo, kaibigan ko pa yung may-ari. Pero ngayon dito sa Pasig, wala na tayong room para sa negotiations, para sa pakiusap. Kung may violation, na-warningan na, nabigyan na ng notice, hindi pa rin sumunod, patuloy pa rin yung alinsunod sa batas, talagang mahigpit po tayo. Dahil nakita naman natin lahat ng problema natin sa Pilipinas. Nakita natin yung mga nakakalbong bundok. Nakita natin yung ilog natin na in previous decades. Talagang namatay yung ilog. Ilog Pasig, ilog Marikina. So kung gusto natin na maipasa natin ng mundo na mas maayos sa susunod na generasyon, number one po talaga ang ating implementation of laws, rules, and regulations. At yan po yung isa sa mga bagay na kailangan masanay tayo bilang mga Pilipino na hindi porket may kakilala ka sa City Hall ay okay lang pagbibigyan ka. Hindi, i-enforce talaga natin. And again, nagagawa na po natin yan. Kaya sa ating mga implementing offices, agencies, and employees, maraming salamat. Sir Allen, sa Senro, maraming salamat sa inyo dahil pinapatupad nyo ang ating batas. Without fear or favor, without consideration kung sinong kakilala, kung sinong mayaman, basta kailangan natin sumunod sa batas, especially our environmental laws and regulations. Maraming salamat sa Senro, maraming salamat po sa ating lahat. God bless sa atin. Happy Earth Day. Adjourn na po tayo.